For today's video, mga neighbor, I will share to you my experience about Miro. So, magkano ba yung pwede mong kitain sa platform na to? Paano ba maging photographer sa platform na to? Papakita ko rin sa inyo kung ano yung itsura ng dashboard, ano yung process kapag nakapasok ka na or naging member ka na as photographer, and ano yung mga personal ko, good and bad feedback. So, before we start, by the way, I'm Brian C. Villamor. I'm helping people to learn anything about photography. So ano nga ba yung Miro? Miro is an on-demand photography company headquartered in Paris. The company was founded in 2014 by Thomas Rebaud. Miro used AI and ML algorithms to streamline photo editing while also acting as a marketplace of photographers around the world. Ang Miro is parang Grab or yung Airbnb na kapag kailangan mo ng photographer, pupunta ka lang dito sa app na to, gagamitin mo siya at magbubook ka ng photographer. Nalimutan ko na kung paano ako nagkaroon ng opportunity na makapasok sa kanila. Hindi ko sure kung email, ako ba nag-email, nag-apply ba ako, nakita ko ba sa social media or nag-email sila sa akin. 2019 pa ako nag-apply. Then 2020, nag-email sila sa akin. Then 2021, tinry ko, no? Tapos, nakapasa ako. So, ito yung process, no? Paano ka maging isang photographer. It's either magsasubmit ka sa kanila ng portfolio mo or meron silang ibibigay sa yung parang exercise na gagawin mo. Bibigyan ka nila ng exam, papagawa nila sa'yo kung ano yung kailangan nilang shots, kung ano yung kailangan nilang output sa'yo. So, since marami na akong experience sa product and food photography, hindi na ako nag-shoot. Hindi ko na ginawa exercise nila. No? Sabi ko sa kanila, i-email ko na lang yung portfolio kasi wala na akong time para gawin yung exercise. Kasi urgent na daw na kailangan na ng photographer na ma-deploy din sa isang location. Approved naman yung portfolio yung sinubmit ko. Then, pinag-sign up din nila ako sa Pioneer. This year lang, nakakuha ko ng first project sa kanila. No? So, gusto ko lang masubukan. Mali mo, di ba, para experience din. Ganito yung process, no? Bibigyan kanila ng dashboard. Dun sa dashboard na yung makaka-receive ka ng notification. Kahit sa mobile mo, no? Magte-text sila sa'yo na merong opportunity na may naghahanap. I-accept mo lang yon or pwede mong i-reject. And then, nung nakuha ko na yon, pinakita sa akin ng dashboard na kung ano yung details, kung ilang product yung kailangan kong i-shoot, saan yung location, magkano, ano yung duration, ilang oras, no? So, during the shoot, ano naman yung mga kailangan mong dalhin? So, ito naman yung pinadala nila sa akin, no? Kailangan ko magdala ng tripod, camera, battery, memory card, backdrop. So, kailangan meron kang backdrop na light color. So, nagdala ako ng 5 ft by 3 ft. So, may style kasi, no? Kapag nag-shoot ako ng product or food, meron talaga akong strobe, no? Kahit isang ilaw lang siya. So, shoutout kay Godox. Simula nung nag-start ako ng photography, Godox na yung ginagamit kong ilaw. For almost 10 years na. 10 years na akong gumagamit ng Godox. So, nag-shoot na kami. And then, after noon, pag uwi ko, kailangan mong i-rename yung mga picture and then isi-send mo sa kanila. So, ang mali ko lang doon is naka-JPEG format ako, no? Which is raw format pala yung kailangan nila, yung required nila. So, bakit ba hindi ako nag-raw noon? Hindi ako nag-raw talaga kapag nag-shoot noon. So, JPEG lang ako. So, yun yung process, no? Then, i-upload mo to dun sa dashboard na binigay nila sa'yo, dun sa account. So, maglalagin ka, tapos meron dong tab kung saan ka mag-upload. After 2 weeks, dun mo lang marireceive yung payment mo. Ito naman yung feedback ko, no? Ito yung pinaka-highlights nitong video na to, no? Dun muna tayo sa positive. Or gusto nyo muna negative. O sige, negative muna. Ganito. Ang hindi ko lang gusto, ang medyo off sa akin dito sa platform na to, no, is yung bayad, yung fee, which is yung project na nakuha ko is $15. Kasi before, nung ini-interview pa lang ako, no, tinatanong ko kung yung shoot po ba is $15 per product or $15 per shoot. So, ang sabi niya is $15 daw per product. Yun yung una niya sabi. Tapos, nung dumating na sa akin yung shoot, no, $15 lang, buong shoot na yun, kasama na yung transportation doon. As in, all in na yun, yung $15 na yun, which is 750 pesos lang. So, bakit ko tinanggap? Kasi kailangan kong subukan at free naman ako ng time na yun. Tsaka gusto ko rin para may makontent ako. Dahil, ma-share ko sa inyo. Okay. 750, medyo mababa talaga siya, no? Siguro kung $100, pwede na, no? Pwede na sa yun, $100. Second is yung quality na gusto nilang ma-achieve pero yung equipment na
dadalhin mo is limited. Nung nag-shoot ako, nagdala ako ng strobe, no? And then, kinausap po yung coordinator nila. Ang sabi niya sa akin, next time, pag mag-shoot ako, huwag na daw ako magdala ng ilaw. Flash na lang daw. I-mount ko na lang daw dun sa camera ko. So, sabi ko sa kanya, hindi ko ma-achieve yung gusto kong output kapag ganyan lang yung setup ko sa camera. And the last is yung parang hindi siya sustainable, no? Kasi, ibablock mo yung isang araw, let's say, ngayong Sabado, no? May pumasok sa dashboard mo, in-accept mo. Ibig sabihin nun, ibablock mo yung araw na yon, yung Sabado. Ang promise nitong Miro is you can shoot ng marami sa isang araw. Paano mo ma-assure na may papasok pa na iba on the day? Diba? So, hindi mo naman pwedeng i-market yon. Sila yung nagmamarket. No? Sayang yung isang oras mo at sayang isang araw mo na ibablock mo na para doon. Doon naman tayo sa positive. Para medyo ganahan ka naman kung interested ka dito sa ganitong platform. Ang positive side naman is, itong platform na to is pwede mong gamitin as a stepping stone kung nagsisimula ka pa lang. Pwede mo itong gamitin as a stepping stone para makakreate ka ng mga portfolio mo. Itong platform na to is pwede rin to sa mga part-time photographer, no? Yung may mga trabahong Monday to Friday at naghahanap ng weekend gig na pwede mong pagkakitaan. No? So, ito pwede to. Makakakuha ka ng 4 na booking per day, so pwede kang kumita ng 3,000 plus. Depende kasi may mga rate minsan na $34, minsan $40. Depende sa project na pumapasok. Ito yung positive talaga. No? Kung mahilig ka mag-food trip, mahilig kang kumain, kasi since food yung ino-offer nila, no, yung food photography, pwedeng-pwede sa ito. Kasi kapag nag-shoot ka ng food, hindi mo naman yung pwedeng ibenta, no, pwedeng galawin. So, it's either iuwi nila yon or kakainin mo. Hindi naman sa negative sa akin yung platform. Actually, meron din ako naisip na ganito before. Shoutout kay Sir Eric. Gumawa rin kami ng ganitong platform at nasubukan namin, nakakuha kami ng isang photographer. Pero hindi na namin siya natuloy kasi naging busy na kami parehas. So para sa akin, hindi talaga siya negative. No? Siguro hindi lang para talaga siya sa mga photographer na kumikita na ng 10,000 pesos pataas. Para na siguro to sa mga nagsisimula at para sa mga gusto lang kumita ng extra. Pero kung halimbawa rin na meron kayong kilala na or ikaw mismo, no, na photographer ka ng Miro or nag-a-apply ka pa lang, no, share mo naman, comment mo naman sa baba kung ano nangyari, ano yung experience mo kung nag-a-apply ka pa lang, kung ano nang nangyari, kung tinuloy mo ba, kung tinigil mo, kung nasa ang process ka na ba. And kung meron kayong question, anything, you can comment, you can message me, follow me in Instagram. Then don't forget to subscribe and hit the notification bell para alam mo yun, updated ka sa mga susunod pang mga video. So maraming salamat again, neighbor. See you again.